Hey Sunshines! Welcome and welcome back to the channel. So if you're new here, thank you for watching. Please like and subscribe to the channel so that you can see and view most of my beauty tips, makeup and all. So I post anything about beauty. Okay, so for today's video, I will show you my makeup brushes collection, and para hindi sayang ang pera, especially if you're starting or if you're new to makeup, I'll show you my makeup brushes na super madalas kong gamitin, and I feel that masasuggest ko to sa inyo because I've been using it for quite some time now, yung iba dekada na, and hinuhugasan ko na lang siya or sinasanitize siya bago ko siya gamitin. So without further ado, let's start. Okay, so for my makeup brushes, actually sobrang simple lang. I use Real Techniques ever since. Before they only have like 1-2 sets. Ngayon, ang dami. So, if you're going to start or if you're going to collect some makeup brushes, I would suggest to start with Real Techniques. Why? Because una, they are quality products or quality brushes na hindi masyadong mahal. So, yun naman ang akin. Kasi most of the brushes ngayon na may mga brands na ang brands niya ay part din ng mga makeup artist na foreigner, kumbaga mga products nilang nilalabas, most of them are super mahal. So I would suggest, kung hindi sale yung mabibili yung mga brushes na yon, I would suggest to just invest on Real Technique. Kasi may mga online IG sellers naman na if you wanna splurge a bit or if you wanna try the brushes of other makeup artists, meron namang mga available doon pa isa-isa. So, you can buy those. But if you want a full set kaagad or if you want to have yung mga specialty na makeup brushes, it's very, very affordable si Real Technique. And sobrang sulit siya sa akin. Like for this one, this is my favorite all-in-one brush. So, when I travel, actually, I use this one or I bring this one kasi pwede siya sa blush on, pwede siya sa powder, and at the same time pwede din siya sa contour, especially if ang mga dala nyo lang is all especially if ang dala nyo lang is puro powders. Yan, so this is very good. For the liquids naman, ako kasi not so much on the brush but more on the sponges. So I have this sponge. This is from Real Technique also. Look, gamit na gamit na siya. And I have the one from Beauty Blender. Well, anyway. Andyan siya. So, this one. Ayan. So this is my Beauty Blender brush. This is my Beauty Blender sponge na since mahal siya, I use it most of the time kapag may mga special occasion or pag feel ko lang din naman gamitin kasi sobrang ganda din niya talaga, kaya hindi nyo din siya masiskip kahit na daily use lang din ng makeup. I use it if feel ko siyang gamitin, but for now, yung mga daily makeup ko, I use the Real Technique kasi anytime na sira na siya and all, I can dispose it by another one. Kasi nga, half the price nito ang Beauty Blender. Okay, so mga specialty brushes na I would recommend for you to have talaga is, like for this one, this is a setting brush from Real Technique, and the setting brush is may part siya ng package, but at the same time, meron siyang paisa-isa lang na nabibili. I think this is sold for like 400 plus. Sa, you can check them out sa mga department store ni SM and Watson's. So this one, I use it sa,
under eye. Kasi sobrang sakto niya. Look. You get the powder and then place it under eye. So, pwede siyang gamitin on the pressed powder or yung setting powder ninyo para mag-set ng concealer sa under eye. Other than that, you can also use this with... Ako minsan ginagamit ko siya for highlighter. Actually, sa tinagal-tagal ko nagme-makeup, most of the brushes, meron siyang kanya-kanyang sinasabi na para dito, para sa ganyan. Pero there would come a time that gusto nyo din mag-experiment. Like for this contour brush from Real Technique also. Nakita ko siya na ginagamit din siya for liquid, pero usually ginagamit ko siya for powders lang. So, you might wanna try those out. Tignan ninyo kung mag-flattering sa inyo, mag-work sa inyo, then go for it. Total, anytime naman this one, pwede nyong hugasan and po pwede nyo namang isanitize since kayo lang naman gumagamit, unless gagamitin nyo for your clients. Use and try all of this, either liquid or sa powder nyo ng mga products. Also, for the eyes, actually, I have the set of Real Technique na brushes and set ng brushes ni Miss Anne Clutz. So, nung una niyang nilabas yun, sobrang hype na hype kaming mga mahihilig sa makeup. I think that was years ago or even decades ago. So, sobrang happy kami. Kaya, ako naman, since sobrang matunog siya, I bought the set of her eye makeup, eye brushes pala. So, binili namin ito. Or, ako lang bang bumili? Binili ko ito sa isang set. Kasi lahat useful actually. Iba-ibang sizes, iba-ibang uses for me. Since medyo I find my eyes na medyo maliit yung spacing niya for eyeshadow. So I need smaller brushes para medyo ma-reach ko yung mga dulo niya or at least ma-blend ko ng maayos sa crease ko yung mga eyeshadow brushes. Also, Real Techniques ng mga brushes, may set to na parang it costs like 980 to 1,000 sa mga online stores na makikita nyo, like in Lazada. And you can, I'll link the, also if meron pa akong makita with Anne Clutz, I'll link it down para ma-check out ninyo yung mga brushes na pwede ninyong i-collect. For face brushes naman, yes, still Real Technique. I have the set of this one. This one is for powder. Kung gusto nyong mga dab-dab lang na ganyan. And also, face brushes ni Miss Anne Clutz. Kukukulit ko din dati. Yan. And this one. So, nung time na ni-release niya to, grabe, ubusan talaga. I have to say, shout out to Miss Anne Clutz. Grabe talaga yung, grabe yung unahan namin noon ng mga office mates ko na parang, ah, may lalabas na face brush, may lalabas na face brush, ganyan. So, unahan kami and parang nung bilhin ko to, right after that, nag-sold out siya. So, parang ako, ay, salamat, nakabili ako, parang ganun. So, ang dami, parang twice ako nag-attempt na bumili nito because yung una kong attempt is, hindi ako nakabili, sold out nga siya kagad. So, second attempt ko, parang ako yung last, tapos bigla nag-sold out yung ano, yung, hindi ko na maalala kung saan ko siya nabili before. Pero, it was really online. Naalala ko, online lang siya nung binili ko siya. And recently, I bought a Morphe and Nikita na set ng eyeshadow brushes. So, this one okay din naman kasi set na siya. Like, meron pang lumispoolie. Ito, medyo favorite ko siya lately kasi nagagamit ko yung multi-use yung flat brush niya. Pwede siya sa kilay. Ginagamit ko din siya sometimes sa mascara ko sa baba. Or eyeliner, sa mga gel liner. I use this one also. And marami siyang maliliit na mga brushes kasi na nagre-reach dun sa mga dulo ng mga mata ko. And recently also,
I found out that Vice Cosmetics do have brushes na din, but I didn't buy everything kasi parang I feel yung iba parang less dense, pero meron ako nung dalawa niya na face brush, which is the highlighter, which is good if you want medyo spot on ang inyong highlighter sa cheekbones, and at the same time I have the buffing, what you call this, foundation brush. Ito super favorite ko. Super favorite ko siya kasi talagang nagba-buff siya na, no, ng face. Actually, may mga nakikita akong ganito from overseas sa online. But I don't know if pareho sila ng quality. But this quality is very, very good. Actually, nag-order ako ng mga smaller brushes na ganito din ang itsura online. So, hindi pa siya dumadating. Pagdating niya, I'll check it out. And same sila ng... Kasi mafe-feel nyo naman eh, if same sila ng texture ng material and same siya na nagagawa sa face natin. Okay, and... okay. May isa pa pala akong favorite na set ng brushes na pwede nyo ding i-collect. Although, parang recently, hindi masyadong madami yung mga stocks nila. Pero, nung nag-lockdown tayo, 2020, si Eliana, nag-sale siya ng mga brushes nila online. So, it was really half the price or even more than half the price no sa mga sets nila. So, bumili ako ng, kinumpleto ko yung buong set niya. And sobrang tuwa ko kasi useful lahat actually for me. I have this one. This is like a ginagamit ko siya sa liquid, either foundation or sa concealers ko. Meron din siyang parang lip liner. Magkakasama yun eh. Parang may two brushes in one pack. Meron namang paisa-isa lang. This one also, it's like the expert brush ni Real Technique. Pero... Well, halos pareho sila ng pagka dense nung brushes. Pero ito sobrang nagagamit ko naman for contour, liquid contour, cream contour. Nagagamit ko siya for my face. Yan. So, nung nagpunta ako recently sa store ng Eliana in I think Mega Mall, I asked yung sales lady doon kung ano ba, do they still have the brushes or nagsisale pa ba siya or sale pa ba siya? Sabi sa akin yung sales lady, ay ma'am, parang one time lang po yun nung nag-lockdown, sabi niya. Parang halos lahat sinale, pero ngayon hindi na po ulit nagsisale. So sabi ko, ay buti na lang, bumili ako kasi sobrang durable niya. Like for this one, 2 years na din siya kung 2020 or magta 3 years na siya actually. They had this online na sale. So, nung makita ko, parang buy ako kaagad. And, parang free shipping pa that time. So, sobrang bagsak presyo. Pero, sobrang sulit niya. Okay. So, that's it guys. Thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo. And, for me lang kasi, if you're starting out, best to buy yung mga magagamit nyo na lahat na ng mga brushes. Kasi, I do have brushes na mga, yung mga mura lang, like 200 pesos, 12 pieces na yung mga ganon. Nagagamit ko yung iba doon, but I would say piling-pili. Kasi hindi lahat okay. So, katulad nito, it's from a set, pero ito lang yung parang favorite ko. Quote-unquote, favorite ko. So, the rest, parang naiiwan lang siya, natatambak. So, I would really suggest to buy na yung sulit, affordable, and sobrang tatagal sa inyo ng mga brushes. Because, mahal ang brushes, to be honest. Especially yung mga MAC brushes, yan yung mga may mga tatak. May mga paisa-isa ko nun, pero mga yung super... nag-sale lang, ganyan. Or, unless sobrang hype na hype yung reviews niya, yun, dun ko lang siya bibili. Pero other than that, I'm so happy with my brushes, Real Technique brushes, and the Clutz brushes. And recently nga,
I have the Eliana and yung face brush ni Vice Cosmetics. So, thank you for watching, guys. I'll see you again on my next video. Please subscribe to the channel so that we can have more videos about makeup and hair care and anything about beauty. Thanks! Bye!